nagtatanim na naman ako. Ito na po yung mga pananim kong ngalog-ngalog. Ngayon, nagtanim na naman ako para hindi nabibili ng amo namin. Ito oh, pwede nang kunin. Pangsalata po. Tapos ang sarap pang isahog sa paksiw na isda. Yan. Ito, tanim ko pa dito. Ito na po ang mga jarjir ko. May ano naman, may nabuhay. Pero ngayon dadagdagan ko siya. Tsaga-tsaga lang sa pagtatanim. Pag nabuhay silang lahat, o di hindi na kami bibili. Nakong nagtanim ng jarjir. Tapos ito naman is, yan, ito pa, tanim ko. Punana or mint na nasa Arabic. Ito po yung nilalagay namin sa red tea kapag gumagawa kami ng chai. Ito pa, ito pang mula ko, sibuyas. Tapos yan, dadagdagan ko na naman ha. Lagyan ng jarjir. Parang marami. Pag-harvest na naman ako ng aking ngalog-ngalog. Kawawa naman ang aking ngalog-ngalog. O sa sobrang init dito sa Qatar, hindi niya kaya. Nagdidilaw-dilaw na sila. Mag-harvest ako, tapos didiligan ko na naman. Baka sakaling pag ano na, medyo okay-okay ng panahon, kailangan diligan. Kawawa man ang aking mga ngalog-ngalog. Dilig-dilig na. Mauna ka na, yung salata lang kainin ko. Diligan. Kunin mo to. Tapon to? Bakit mo itapon? Ay, sabi mo. Kasi dilaw. Naghalo lang. Diligan na para may ma-harvest na naman sa susunod. Para hindi nabibilhin ni tatay. A few moments later. Ito na po yung harvest kong ngalog-ngalog. Oh, ang gaganda ang dahon. Sa Pilipinas, kinakain ito ng mga baboy. Marami sa bukid. Pero dito, ang mahal-mahal. Kaya nagtanim ako. Ito na, na-harvest ko. Ay, ang garden ni Aling Inday.